Hello, what's up mga ka-agribukid? So for today's video tips, mag-i-inject tayo ulit ng ating mga bisirong kambing mga ka-agribukid. Ayan yung mga 1 month old na nating bisirong kambing mga ka-agribukid. Ayan sila. So far, 18 pieces pa rin sila at wala tayong mortality. Tingnan nyo yung mga single mga ka-agribukid ang lalaki nila. Yung ano twin natin is maliliit sila compare sa mga... Ayan siya. Ayan. Tapos ito pa. Ayan sila. Ngayon, 1 month old na yung mga ka-agribukid. I-injectan natin ulit ng mga vitamins yan, mga ka-agribukid. Ang bibigay natin sa kanila is, mamaya mga ka-agribukid, i-introduce ko sa inyo yung bibigay natin para sa mga 1 month old nating mga bisirong kambing, mga ka-agribukid. So, eto pala yun, oh, mga ka-agribukid, ang katabanan nila. Ayan. Mga more than 5 kilos na yung mga ito, mga ka-agribukid. Ayan sila. Or, minsan hindi man mga ka-agribukid. Yung mga iba kasi malalaki, yung mga iba maliliit mga ka-agribukid. Ngayon yung update natin sa kanila. So far, so good naman mga ka-agribukid. Kasi wala naman namatay. Importante mga ka-agribukid is yung walang namamatay. Yan. At walang mahina. So ngayon mga ka-agribukid, mag-i-inject na tayo ng mga bisirong kambing natin mga ka-agribukid. Ito yung mga 1 month old natin. So ngayon mga ka-agribukid, bago tayo mag-inject ng ating mga alagang kambing na 1 month old mga ka-agribukid, introduce ko muna sa inyo yung mga vitamins natin gagamitin. Ayan yung mga 1 month old natin mga ka-agribukid. Ang vitamins pala na ating binibigay para sa ating alagang kambing na bisiro is yung vitamin B complex mga ka-agribukid. Ayan, yan pa rin yung binibigay natin mga ka-agribukid. Sabi nga sa inyo sa previous video, hindi ko inaalis itong vitamin B complex mga ka-agribukid. Tapos noon, yung partner nito is vitamin ADE plus psyllium mga ka-agribukid. Hindi pa rin natin didiwarm yung mga ating 1 month old mga ka-agribukid hanggat hindi sila kumakain ng mga damo mga ka-agribukid. So ang binibigay natin sa kanila is 1 month sa para sa mga 1 month natin is 1 kilo ay 1 ml pa rin mga ka-agribukid. Yan pa rin yung binibigay natin sa kanila. So bali nag-iba lang yung mga gamot na bibigay sa kanila. Sa previous video mga ka-agribukid, binigay natin is B-complex at iron dextran. Ngayon naman is vitamin B-complex at ADE. Gumamit pala ako ng syringe mga ka-agribukid na 1 ml. Ito yung advisable sa mga bisirong kambing para hindi bumaon o mahirapan yung mga ating bisirong kambing. Kasi pag 3 ml mga ka-agribukid, masakit yon para sa kanila. Kaya ang ginagawa ko is 1 ml yung ginagamit ko para sa kanila. So ngayon mga ka-agribukid, tapos ko na na-introduce ito ang mga gamot natin gagamitin. Mag-i-inject na tayo ng mga kambing ngayon. So ngayon mga ka-agribukid, tapos na tayong nag-inject ng mga ating mga bisirong kambing mga ka-agribukid. Ayan sila. Ayan na. Feast time na yung mga bisiro natin mga ka-agribukid. Ang purpose ng pag-i-inject natin mga ka-agribukid ng mga bisirong kambing is panatiliing maganda yung kanilang kalusugan mga ka-agribukid. Healthy sila, hindi sila nagkakasakit. Lalong-lalo na ngayon, panahon ng taglamig dito sa Pilipinas, which is bare months na mga ka-agribukid at taglamig na. Kailangan natin ma-maintain yung health nila mga ka-agribukid. Dapat hindi sila sipunin at ubuhin mga ka-agribukid. Ayan sila. So far so good naman yung mga alaga nating mga bisirong kambing. Malalakas naman sila lahat mga ka-agribukid at wala naman mahina. Meron pa lang isang mahina mga ka-agribukid kasi naipit yun. Ayun siya. Ayun yung pagkita mga ka-agribukid. Basta yun oh. Yun. Yung isa yun, mahina kasi naipit yung kanyang paa, hindi makatayo mga ka-agribukid. Tapos pala, isa pa rin dahilan pala mga ka-agribukid kaya nag-i-inject kami is para hindi sila mabansot mga ka-agribukid. Kailangan namin ituloy-tuloy yung pag-i-inject sa kanila mga ka-agribukid. Kung nasimulan natin, kailangan natin i-maintain na yun mga ka-agribukid para yung result is maganda na mga ka-agribukid. Alam kong mahal yung vitamins at hindi pa biro-biro katulad ng sa akin, mas madami ako ni-inject. Pero yung result naman mga ka-agribukid, ayos naman. Kaya bawing-bawing naman tayo
at madali na natin silang ibenta mga KA-AGRI Bukid kapag at tawag lang, kapag healthy sila at mabilis sila na maki mga KA-AGRI Bukid. Yun yung purpose natin, kaya palagi tayo nag-i-inject. Ulit-ulit lang itong mga KA-AGRI Bukid kasi kailangan natin silang i-maintain ng healthy hanggang sa 5 months nila mga KA-AGRI Bukid. After 5 months, pwede na tayong mag-ani o harvest na natin sila. Pwede natin silang ibenta mga KA-AGRI Bukid. So yun lamang mga KA-AGRI Bukid. I hope na may nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. At muli, ako si KA-AGRI Bukid na lagi nagpapaalala na ang pera ay nasa pag-agrikultura. Yun lamang mga KA-AGRI Bukid. Maraming salamat.